Ay, so magandang araw ko buddy. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang update dun sa pinaka-most recent na bola na trade rumor ng reveal nito si Snow Badwa, kasi mayroon pong na-post nga po sa Facebook kabola, pag-usapan natin yan. And then may pag-uusapan naman tayo about the history po of Hinebra, a superstar and MVP na hindi nagustuhan yung time doon. So hindi mo nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So let's start po with this nga, diba? Of course, the pinaka-latest po na pinost po ni Snow Badwa po na trade rumor is about Chris Banchero po being on the trade block. So very clear yan, no? Na si Chris Banchero po yung nasa trade block. And dito nga po sa Facebook, nabasa natin na may isang team daw na nagbigay na po daw ng interest, at Northport Batangpier Cabola. And hindi naman yung nakakapagtaka kasi nga Northport Batangpier, nawalan po sila ng kanilang number one player, kanilang number one point guard Cabola, number one scorer, number one playmaker in Robert Bolick Cabola. Kaya maghanap sila ng pwedeng pumalisan niya. And Chris Banchero, of course, hindi siya sa nasa level ng isang Robert Bolick, pero still, this guy is basically ganun din po yung playing style with Robert Bolick. So, hindi po nakakapagtaka na tinawagan nila Miralco Balls siguro. Now, sa point of view ng Northport Batangpier, what could be the best, realistic, and worst trade possible? So, the best trade possible po will be a Joshua Munson for Chris Banchero and a first round pick Cabola. Diba? So, ang mangyayari dito, diba, ang Miralco Balls, eh, bibilhin pa rin yung reality na number one pick na dati si Joshua Munson. Now, in a way, he entered the PBA po with a lot of promise. Nevertheless, of course, we saw him already in two teams, and in the two teams, Terraferma and Northport talaga yung struggling siya Cabola. Kaya hindi nga nakapagtaka eh, na siya po itawagin ng base ng marami pong fans po ng PBA. Kaya naman panalo dito ang Northport kung magiging kapalit po ni Monzon is Banchero sa first round pick. Kasi nga baka Banchero pa lang, eh panalo na sila actually. Although the realistic trade could be a Will Navarro for Banchero na first round pick. The difference between Navarro and of course Joshua Monzon is that Navarro is a legit prospect. When I say a legit blue chip prospect, kabala, talagang pinakita niya na mataas po yung potential niya. The guy is really versatile. He defends a lot of positions. He can work on a lot of positions. Kamala, he can score. He can make plays for others. And he can play different positions. Kaya naman siya po yung realistic po na potential na trade wherein magbibigay pa ng isang first round pick ang Miralco Balls. Kasi nga, of course, he is much younger and could be more impactful na by from Chris Banchero. Kaya naman, first round pick addition. It's just worth it. Now, the worst could be the other way around. That will be Will Navarro na first round pick for Chris Banchero, diba? Wherein Will Navarro actually, na-way naman kasi he entered the PBA na wala masyadong hype. Kasi nga po, yung kanya pong role lang noon sa Ateneo is more of a role player, kabala. So, mangyayari yan, kung ganun po yung magiging point of view, and ang magiging kapalit is Chris Banchero na in a way, tinitignan po si starting caliber guard, eh pwede po ang Northport po magdadag ng first round pick. And, talo po dyan ang Northport sa mata natin, kabola. Now, ito nga po yung pag-uusapan natin na na-post po sa social media din. Ito daw si Willie Miller, hindi pala siya nasiyahan dun sa time niya with Hinebra. Basahin natin ha. Paano kung magugustuhan sina Coach Jong at saka Coach Shot? Kasi tinatanong siya dito eh, kung sino yung pinakaayaw niya na naging coach. Hindi ako ginagamit ng Myers, may inuunang rookies. Magaling naman mga rookies, sina Jimbo, John at Labagala. Pero anak ng pusa po, ulit-ulit talo na nga, di pa mag-a-adjust. Kaya pinapagalitan ako ng mga boss. Sinimukan ka namin para makashoot pero hindi ka nakakatulong. Ang sagot ko, boss, paano ako makashoot? Ginawa akong cheerleader. Kakao ko lang sa ano yung eyebrow noon, tapos kumuha pa ng tatlong gwardiya. Nabansagan nga kami noon na nagtayo daw ng security guard agency. So this was the time, kabola, nahirap pa ka panalo ng kampiyonato ito yung Hinebra. Maybe this is one of the reason, di ba? Their management during that time eh medyo talagang palyado, di ba? In a way. Tama naman, di ba? Ang dami na nilang gwardiya noon. Kabola, puro gwardiya pa yung ginawa. Meron silang Helter Brand pa noon sa Kagiwa. Pero kinuha po na rin nila back-to-back si Wilson at saka si Jumbo Aquino, di ba? So, yung mga ganyang decision po, ang isa sa mga rason siguro, kaya nahirapan noon magnalo pa ng championship ang Hinebra. At of course, kung yun yung experience ni Miller, wala tayong magagawa, di ba? Karapatan niya na madissatisfied sa nangyari. Pero overall, of course, he is a legend and Hinebra managed to, of course, came out from that long po na panahon na hindi siya napag-champion. Kabakabola, ano masabi mo dito sa experience ni Miller? Comment lang po sa baba.